Hi guys, welcome to my channel. I'm Spence. Today we have ano nga ba? So guys, ngayon magre-review tayo ng printer. So reviewin natin yung Epson XP220. Shoutout nga pala kay Kasaysayan. Salamat sa suporta. So itong review na to para sa iyo. So sana makatulong. Thank you. So guys, eto na nga yung printer, that is Epson XP220. May wifi siya guys, wifi home expression siya. Bali, ang build up niya 3-in-1 siya, print, xerox and scan, print, xerox and scan. That is 3-in-1 siya guys. May xerox, may print, may scan. So that is wireless ano siya sir, wifi, wireless wifi. Pwede mo i-connect yung wifi mo dyan, pwede kang mag-print through phone. And maximum paper size niya po 8.5 by 11, and A4 size, long, pwede siya. Pero pag nagka-copy ka or nagsiserox, eto, that is maximum ano lang, short and A4 size. Yung long hindi niya kaya sa xerox tsaka sa scan. Pero sa print, we have short 8.5 by 11, A4 size tsaka long. Pwede siya mag-print. For printing, we have short, A4, and long. Kaya niya. Sa copy, xerox, scan, A4 size only, and short only. Yun guys. Tapos, ang capacity maximum GSM niya for the photo paper. Pag magpiprint ka ng photo paper, that is maximum 180 GSM. O kaya 210 GSM, glossy or matte, pwede siya. Yun ang capacity niya. Yung medyo makapal 230, hindi na kaya. Pang Canon printer lang yung 230 GSM. Bali, ang kaya niyang papel for photo print, that is 180 GSM to 210 GSM only. Matte, glossy, kahit anong texture niya, hanggang 210 lang. Hindi na siya lalagpas ng 210 GSM. Pag kumapal na siya ng 220, hindi nakakayanin nung feeder niya. Hindi nakakayanin nung feeder, yung ilalim. Okay? Tapos, speed capacity neto, 6 ppm. Medyo hindi siya ganun kabilis, kasi nga, yung print niya medyo makapal at saka malinaw. Parang print ng Canon printer. Medyo makapal, malinaw siya. Unlike sa L120, yung L120 kasi mabilis lang yung mag-print. Okay guys. Tapos resolution niya, printing resolution, that is 5760 by 1440 dpi. Maganda yung resolution niya guys. Medyo clear siya kasa photo. Sa scanning niya guys, 1200 resolution by 240 dpi. Medyo okay na rin yun guys. Dimension niya, yung lapad na ito guys, 145 by 390 by 300 mm. Ayan, mm, millimeter. Yung ano niya, yung bigat niya, yung weight niya guys, 3.9, parang 3.9 kilo. Medyo magaang lang siya. Tsaka medyo maliit siya guys. Ayan. Medyo maliit siya. Compact. Compact siya guys. Wifi. Ito yung colored, tsaka black.
Ito yung halimbawa, nag-print ka. nakalimutan mo. Nakalimutan mo na maglagay. Ito lang, press the ano, ayan, yung red para mag-continue ulit siya, guys. Halimbawa, naubusan ka ng ano, ng papel. Ito lang, press mo. Pag-feed mo ulit. Ito yung black Xerox, colored Xerox. Yan, Wi-Fi on, buttons on. Yan. And guys. Itong printer na to, guys, sa akin almost magti 3 years na. Yon. Ang ginawa ko siya, guys, kinontinuous ko siya. Yan, guys. Naka-continuous 'yan. Mapapansin niyo. Ayan, naka-continuous ink siya. Yan, naka-continuous ink siya, guys. Pag gusto niyo siyang gawing continuous para mas makatipid, usually kasi yung mga Epson XP220, eto lang yan, guys. Cartridge lang. Eto yung pinaka-cartridge niya. So, pag gagawin siyang continuous, kailangan nyo ng ganito. Pause. Tapos yung ayan, yung gram niya rito sa gilid. Tapos, kailangan nyo ng chip. Bibili kayo ng chip. Epson chips. Chips pala, chips. Parang kinakain. Hindi guys, bibili kayo ng chips. Dito lalagay. Dito yan. Almost 600 ata yung chips nun, guys. Tapos, ilalagay siya dito. Co-convert. Then, bibili din kayo ng converter dito. Converter kit. Kit tools. Para maging continuous siya, guys. Kasi pag binili mo to, usually naka-cartridge lang yan. Ang gagawin mo para maging continuous ink siya, para maging mas mahaba yung ano niya, yung printing, parang matagal, bibila mo siya ng continuous ink. Isang set to, guys. Ito kasama. Ito yung host, tsaka to. Tapos yung chip, chips. Yung chips pala. Parang kinakain na. Yung chips niya, hindi ko lang alam kasi nung nabili ko, yung continuous to, guys, kasama na yung chips. Pero pag separate, siguro mga 600. Tapos yung eto, mura lang naman to, 300 or 400. Para makontinuous siya, guys. Ayun yung loob niya. Papansin mo, naaangat siya. Kahit nagpiprint siya, guys, pwede mo siya iangat. Yun ang kagandahan dito, makikita mo siya. Unlike sa Canon, naka-close lang siya, hindi siya pwede iangat. Dito, habang nagpiprint ka, pwede mo siya iangat. Yun, guys. Kadalasan nagiging problema na ito, guys. Ito kasi sensitive. Sensitive ang Epson XP220. Ayan, so sobrang sensitive na. Garagar na. Ayan guys, garagar na siya. So guys, sobrang sensitive to. Konting ano lang dito, nagpe-paper jam kagad siya. Tapos naglo-low ink siya kagad. Kung mapapansin nyo sa monitor, magkakaroon siya ng low ink. Pero ano lang po yan, unusual. Natural lang sa printer yan. Yung ganong bagay. Yun, guys. Pan natin. Ayan. Ayan yung XP220. Epson 220. So guys, hindi siya ganong kabilis, ah. Hindi siya ganong kabilis mag-print. Pero pulido siya, guys. Pulido siya mag-print. Maganda. Magandang quality sa photo, sa papel. Mas maganda. Maganda siya, guys. Kung mapapansin nyo. So, check natin yung pakita ko sa inyo kung bakit nagbiblink yan. Tayo, guys. Okay, sa monitor. Monitor tayo, guys. Ay, siya. You guys, yung printer. Check natin, guys. Yun. Yun nga. Kung bibili kayo, be sure na ano, mahaba pa sa ensyo nyo, pero mas okay siya, guys. Pang photo print,
documents. Very good siya, guys. Pero kailangan alam mo yung pag-maintain niya ito. Medyo sensitive ang Epson XP220. Napaka-sensitive niya. Ang mukha niya, nagpiprint test tayo. Test print pala. Ano, error code. Error code siya. May naipit daw. Yun, guys. Yun ang masasabi ko. Okay. Medyo okay naman siya. Medyo okay naman siyang printer. Almost 3 years na rin to sa akin, guys. Yun lang. Yun lang, guys. Yun lang ang ano na, advantage at disadvantage. Medyo sensitive yung Epson XP220. Okay, guys. Susunod, check natin yung troubleshoot nito. Guys, thank you for watching.